engineer. Humarap sa unang pagkakataon sa media si Engineer Mark Anthony Pascua ng Maritime Industry Authority. Pangalan niya ang nakapirma sa Certificate of Public Convenience o CPC ng MT Princess Empress sa Philippine Coast Guard bago ito lumayag noong February 27. Pero ayon kay Pascua, wala siyang pinirmahang permit. Mali ang spelling ng pangalan niya at hindi rin siya franchising director tulad ng nakasaad sa dokumento. Hindi siya authentic, so to speak, kasi wala nga po kami ini-issue CPC amendment. At the same time, I never signed any amended CPC for that matter. I am the regional director of Marina National Capital Region. I am not the director of franchising po. Tapos po kami nanunungkot sa mga ganito pong ban lumabas. Ang isa pang signatory sa amended CPC ng MT Princess Empress ay isang Feliciano Tira. Mr. Feliciano Tira po, he has been retired and in fact he has passed away po. May he rest in peace. November 2022, na-issue ang pinangahawakan dokumento ng Philippine Coast Guard. Nakalakip ang amendment ng CPC na nagsasabing idinadagdag na sa fleet ng RDC Rail Marine Services Incorporated ang MT Princess Empress. Nanindiga ng Marina na wala silang inilabas na amendment certificate. Kaya iniimbestigahan nito ang ipinasang dokumento ng second mate ng MT Princess Empress sa Philippine Coast Guard. This is of course subject to due process and we are doing that at the moment. Ang sinasabi ko po kanina, our circular, our guidelines provide for fines, suspension or revocation of CPC. May sariling imbestigasyon ng Coast Guard, pero handa rin itong maimbestigahan kung nagpabayaman umano ang kanilang tauhan. Hindi kami nagsashy away sa responsibility. That would be a good avenue also para makasagot yung mga tao at may pakita kung ano yung ginawa nila. Ang CPC ay ini-issue ng Marina sa barko bilang permisong makapaglayag. Patunay rin itong dumaan ng barko sa inspeksyon ng ahensya. Nitong Biyernes, sinuspindi ng Marina ang lahat ng barko sa fleet ng RDC Rail Marine Services Incorporated habang patuloy ang imbestigasyon sa lumubog na oil tanker. Jackie Manabat, ABS-CBN News.